Sa isang malaking pagtitipon o prayer rally na ginanap sa Cebu, marami ang dumalo at nakiisa upang ipagsigawan ang hangad ng taong bayan sa tunay na pagbabago sa bansa. Dito nga ay nagsalita si Mayor Baste Duterte kung saan nagdulot ito ng init at tensyon sa kanyang mga pahayag. Nang magsalita nga ito ay diretso at walang paligoy-ligoy na pinaringgan niya ang House Speaker na si Martin Romualdez. Tila binatikos ni Mayor Baste ang House Speaker at hinamon na magpakita ito ng mga ayuda na walang mga litrato nito upang mapatunayan na hindi ito nagmamayabang at hindi ito nagpapakita para sa pansariling interes lamang. Tila binatikos rin ito ang mga kabalbalan na ginagawa ng administrasyon sa bansa, lalong-lalo na ang pagsulong ng charter change upang pahabain lamang ang kanilang mga termino. Hangad nga nito kasama ang taong bayan na magkaroon ng malinis na pamamalakad ng administrasyon at hindi puro kabalbalan at katiwalian na lamang ang ginagawa ng mga pulpolitikong ito sa Malacanang. Samantala, bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na nga rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at may init na kaganapan sa ating bansa. Para naman sa iba pang detalye, panoorin ng buong video. Daw ko ba mga tagag-ayod nga wala yung pangalan? Higit daw! Hagitunta ka! Pagsunod, baha gani! Sunod na! At sa mga to, namatay nga nabahaan din rin. Uwa mo sa akin silang kamot kay luoy po. Oo. Sunod na isunog. Sige, hagitunta ka. Hatag o gayoda, nga wae mong ngan. Wae mong naong. Wa pa gani tayo katarong. Wa pa gani tayo. Sa katuig pa lang ba? Mao na kong pasabot. Usa ka tuig pa lang, unya ang concern ninyo aning administrasyon ani administration garon ug unsaon pagpadugay sa ilang termino through charter change. Sige, ilara pa mi. Ilara pa mi. Ay sus ninyo, moy uwaw. Barugan ako kay moy tan-aw na kung sakto. Bisan pag odlokon ko ninyo, dagha mo kwarta na sa inyo otoridad, lulo ninyo. Grabe yun mga kaibigan, di ba? Nakagit over na ba kayo guys sa nangyari kagabi? Talagang dinagsa po ng libo-libong mga expectators po ang Cebu Prayer Rally. Napakaraming tao po mga kaibigan, talagang dinagsa po guys, no? Parang nga siyang sea of people eh. Sobrang dami po talaga mga kaibigan doon, no? Na dumagsa at umaten sa isang prayer rally sa Cebu City mga kaibigan. At eto nga isa sa mga highlights, eto pong ating idol na si Mayor Baste ng Davao City ay talagang hinamo niya po itong si Tambaluslos. Ha, Tambaluslos, kailan ka kaya kakasa? Oh, matindi po ang kanyang hamon mga kaibigan, dahil ang sabi po ni Mayor Baste, magpakita ka ng ayuda mo na walang mga pangalan at walang mga picture mo. Kasi lahat po na nakikita nating ayuda guys na galing po kay Tambaluslos, napakalaki ng mga tarpaulin at yung mga mukha niya doon. At may mga pangalan pa. Minsan pa, mas maganda pa yung lalagyanan niya ng ayuda eh, no? Mas maganda pa yung pag-print ng kanyang mukha eh. Pero pagbukas mo ng ayuda mga kaibigan, ang laman po ay dalawang nilata. Ha, dalawang dilata po at tatlong kilong bigas, pambihira naman, oh. Mas maganda pa yung ano, mas maganda pa yung mukha mo. Ha? Mas maganda pa yung pag-print ng mukha mo sa kapangalan mo kaysa laman ng ayuda. Anong gagawin nila sa mukha mo? Ha, panakot sa daga. Kaya mga kaibigan, ito pong si Mayor Baste guys ng Davao City. Galit na galit din siya, 'di ba? Kasi nga pinupunteryan nila ang Davao guys eh. Tina-target nila ang Davao mga kaibigan, na marami pong nakakaalam guys at marami po tayong idea na ang Davao po ay talagang inayos ng mga Duterte yan. Kaya nga sila naging insurgent free. Insurgency free na po sila mga kaibigan for 2 years po. Kasi nga ginawa nila lahat ng kanilang makakaya na malinis po ang Davao mga kaibigan sa mga masasamang elemento.
Tapos etong si Tambaloslos, nagyayabang pa. Ang hilig pa nakabalandra yung mga mukha niya sa kanyang mga, kunwari, tulong niya, no? Kunwari, may nasunugan, may nabaha, may nalindol, pupunta siya doon. Pero anong dala niya? May dala siyang truck. Pero andun yung mukha niya sa truck, napakalaking mukha. Kaya tuloy siya hinamon, guys. Dahil wala po kayong nakitang pangalan or mukha ni Mayor Baste pag pumunta po kayong Davao, mga kaibigan. Kahit sa mga tulong-tulong na yan, yung mga ayuda, dami nilang ayuda ng mga Duterte. Wala po kayong makita dahil ayaw po ng mga Duterte ng ganun. Yan po ang tatak Duterte, mga kaibigan. Ang gusto lang talaga nila, guys, makatulong po sa kapwa. Wala pong halong ano yan, wala pong halong kaplastikan tsaka politiko. Walang halong politika. Di ba? So yun po, mga kaibigan, no? Marami po tayong pag-uusapan, mga issue ngayong gabi. Ay, ngayong gabi, hapon pa pala. Hindi pa kasi ako nakaget over kagabi, kaya sabi ko ngayong gabi. Parang hindi pa ako nag-ano, guys, eh. Parang hindi pa ako hindi pa nagsisink in sa akin yung nangyari kagabi. Grabe, no? Sobra. Dami talagang tao, mga kaibigan. So mayroon po tayong good news, guys. Dahil ito po si Pipi Sara, most trusted na naman siya, guys, sa kanyang trust rating sa DepEd. At nagpapasalamat po siya, mga kaibigan, sa lahat ng mga buo-buo ng Department of Education, ng mga teachers, lahat, no? Na dahil po sa kanilang mga aksyon, ay talagang nakatulong po sila ng malaki kay Pipi Sara. At of course, si Pipi Sara din, mga kaibigan, as DepEd Secretary, marami din siyang naitulong, guys, sa mga teachers. Kasi nga, hindi po siya nagpabaya sa kanyang trabaho. Trabaho is trabaho talaga pag si Pipi Sara. Hindi katulad ng iba dyan. Puro lang grandstanding, wala namang ginagawa. Senador nga, wala namang ginagawa. Di ba? Ang tagal na naging senadora, wala pa rin nagawa sa bayan. Pero tingnan nyo, Pipi Sara, bago lang yan, ha? Oh, di ba? First time niya yan, eh. First time niya makahawak ng one of the highest position, eh. Position sa bansa natin, ang Vice President, tsaka DepEd Secretary pa. First time yan, mga kaibigan, pero tingnan mo naman, pag sila po ang nagtrabaho, guys, talagang super duper, talagang ginagawa po nila lahat ang kanilang makakaya. Kasi ganun po ang mga Duterte, mga kaibigan. At eto pa, no, dinumog po, guys, kagabi, di ba? Talagang, sabi ko nga sa'yo, libo-libo, eh. Marami po nagsasabi ngayon na nilangaw daw. Nilangaw daw yung ano kagabi, yung prayer rally. Ang dami namang langaw yun. Yun ba? Para ba silang mga bulag or ay sabagay, mga bashers nga sila, di ba? Mga bitter nga sila. Sinasabi nila nilangaw daw. Nilangaw ba yun? Ang dami-dami nga, eh. Di ba? Tingnan niyo mabuti. So ang estimated crowd po, guys, no, umabot po ng halos 100,000 na po, guys, no? Kasi nag-iba-iba talaga ang numbers niya, ni. As of now, nasa mga almost 100,000 na po ang tao na umabot doon. Siguro talaga 100,000 siguro 'yan. Despite nga umulan pa, guys, no? Malakas din yung ulan, pero hindi pa rin nagpatinag yung mga tao. Andun pa rin sila. So, ito na nga, no? Itong si Ahas, mga kaibigan, anong nangyari? Mukhang na high blood yata, guys. Alamin din natin 'yan mamaya, okay? At Pipi Sara po, tatakbong president. Kumpirmado na po, guys, no? Pasalamat po tayo kay Tatay Digong. At least ang sabi po ni Tatay Digong, guys, this time sinabi na po niya na suportahan po natin si Pipi Sara sa kanyang pagtakbo as pangulo. Ayan po, pag-uusapan natin ngayong hapon. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa amin channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at paki-hit yung notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share na mga videos. Ayan, live na naman tayo, guys. Happy Monday, back to normal. Tapos na po ang pinaka-grand event. Nakaraos din, no? Galing, galing talaga. Good job, no? Kudos sa mga nag-organize ng prayer rally, no? Maisog sa Cebu City. Napaka-successful po, mga kaibigan. At hindi po nila akalain, guys, na magkakaroon ng ganong karaming tao. Oh, ayan kasi, mahilig kasi kayo manira, kayo mga bashers. May mga iba naman mga vloggers dyan, sumasakay din. Ha? Talagang sinisiraan nyo, ha? Kahit alam nyo naman ang daming tao, sasabihin nyo walang tao, kayo talaga. May mga vloggers po ngayon, no?
ng mga, syempre, yung mga BBM supporters na hindi pa rin maka, hindi pa rin sila maka, makagit over o hindi pa rin sila nagigising sa katotohanan na sinasabi po nila, guys, na nilangaw daw. Ewan ko lang, ha? Di ba? Paanong nilangaw? Paanong nilangaw? Hindi nyo ba napanood? Oh, ibig sabihin, baka siguro ang pinapanood nyo iba, ibang rally. Yung isang rally talagang nilangaw yun. Pero yung rally po namin sa Cebu, hindi po nilangaw. Oh, buksan nyo ang inyong mga mata. Siguro itong mga to, pikit ano, no? Pikit anong tawag doon? Pikit balikat lang, mga kaibigan. Kasi naiinggit nga sila, di ba? Super, super inggit po sila, mga kaibigan. hindi nila matanggap, guys, na ganong karaming tao. Kasi, ang alam talaga nila, mga kaibigan, hindi po dadagsain yun. Kasi syempre Cebu eh. At alam naman natin, pag Cebu eh, mga Bisaya din yan. Mga Cebuano, Duterte din yung mga yan. O, ayan, tuloy. Oh, nakuryente kay lahat, no? So, marami po tayong ano, guys, no? Marami po tayong pasasalamatan. Unang-una po, ang mayor po ng Cebu na si Michael Rama. Talagang napakaganda po ng kanyang pag-organize, no? Isa siya sa mga ano eh, no? Syempre, tumulong din siya, guys, sa pag nabigyan sila ng permit. So sa mga hindi po umaten na mga opisyal, marami din hindi umaten. Lalo-lalo na po si Governor Gwen Garcia, hindi po nagpakita, guys. Alam niyo na 'yon, bakit hindi siya nagpakita, 'di ba? Alam niyo na. Wala no show siya eh. No show po si Governor Gwen tsaka yung anak niya. So alam na this. Alam niyo na ibig sabihin noon. But anyway, no, wala naman tayong ano diyan. Wala na, hindi naman natin sila kailangan. Ang kailangan natin dito, guys, yung pronouncement po ni Tatay Digong na finally tatakbo po si PP Sara as president. Okay, papatiin muna natin ating mga OFW. Of course, ang ating mga bagong bayani na nagsusumikap, nagtrabaho sa abroad para sa pamilya, para at least makaahon man lang, no? Syempre, ganun talaga ang Pilipino, eh, no? Ganun talaga tayo, eh. Para sa pamilya, no? Talagang dedicated tayo sa ating pamilya, mga kaibigan. So, saludo po kami sa inyo dyan, na ating mga OFW. Papasalamat din kami dahil yung mga subscribers natin, guys, mga supporters, mga members, talagang nanonood po sila, no? Hindi po sila buwibiteo, guys, kagabi, no? Talagang sinamahan nyo kahit sobrang gabi na, no? Alam ko, medyo late na yun, eh. Pero papasalamat po kami, no? Maraming salamat po. Kayo po ang tunay na bagong bayani. Ayan! Oo nga, Menchie Hizon, wala si Gwen. Kasi nga, kaya hindi siya pumunta doon. Dahil itong si Gwen, guys, ano yan? Die hard yan kay ano? Kay Kuting. Die hard yan kay Ahas. O, syempre, hindi siya pupunta doon. Alam po, pupunta siya doon. Mamaya, hindi siya mabigyan. Mamaya, hindi pa siya matalsikan ng ano, ng kayamanan. Baka hindi siya maisali doon sa sabay-sabay tayong maging milyonaryo. Kaya po si Gwen hindi nagpakita, mga kaibigan. Oh. Hayaan nyo na sila. Wala po tayong pakialam sa kanila. Basta ang importante, suportado po ng mayor ng Cebu na si Michael Rama ang ating mahal na Pangulong Duterte. Yun lang naman gusto ko dyan eh. Oo, baka gurgurin siya. Oo, yun. Marami pong mga mayor, di ba, na, hinarangan nila. Ano nyo, guys, mas marami pa saan ang pupunta dun eh, na mga mayor eh. Kasi ilan ba mayor ng Cebu? Diba? Oh, meron pa mga representative ng Cebu. Hindi rin pumunta. Oh, yung may isa pa akong pinsan dun na representative, hindi rin nagpakita eh. Kasi nga, supporter ni Bongbong yun eh. Ano, pamangkin ni Michael Rama, congressman dun. Oo, hindi siya pumunta dun eh. Alam na namin yun na hindi siya pupunta kasi nga Marcos na Marcos yung karaho na yun eh. But anyway, mga kaibigan, papasalamat pa rin tayo sa lahat po ng mga dumalo kagabi. Maraming salamat po sa inyo. Saan man kayo galing, no? Mayroon pong galing Leyte. Di ba may galing Leyte, ha? Di ba nakakatawa, guys? Maraming galing Leyte. Oh. Wala po silang pakialam kay Tambaluslos. Pumunta po sila lang Cebu, guys, kahit taga Leyte sila. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh, official pa yun ha, yung pumunta sa Leyte, official pa yun.
Hindi ko na lang nakilala kung anong pangalan nun. Pero andun po, nakita sa video eh. Na ganun sa camera eh. So, papasalamat din tayo sa mga taga Leyte, no? Hindi po sila nagpatinag. Hindi sila natakot. Alam nyo naman yung mga ahas, mahilig manggurgor. Pag nakita nilang kasama ka, gugurgurin ka kaagad. Oh, di ba? Alam yan. Ganyan yung mga ugali ng mga yan. Kaya, of course, papasalamat din tayo sa ating mga subscribers, ating mga viewers, listeners, ang ating mga members sa walang sabang pagsusuporta. Maraming salamat sa inyo. At sino ba ang ating first honor kanina? Oy, si Sandy Escolano pala, oh. Alfonso Horado Jr., si Chrissy Brooks, andito din, Naomi Paloma, Nancy Horado, Beta Galban, si Jen Chen, si Victoria Galvez, Gloria Hoffman, si Jimmy Catalonia, Sandra Escolano, ayan, si Elmer Hernandez, si Teresita Lim, si Ensos, si Lynn Cordinera, si Beta Galban, Corazon Ostero, ayan, oh, full house tayo ngayon, guys, ha. O, si Jenny Jarumay, hello, Jenny Jarumay. Pasensya kayo, inubo na naman ako. Ano ba yan? Pagkatapos po na maos, ubo naman, tapos sipon. Ganun talaga, no? Pag galing ka sa paos, ubo ka agad ang sunod. Ayan po, mga kaibigan, si Lailani Garcia, Hong Kong. Ayan. Ang ating mga suki-suki dyan. Mark Arce, Lea De, si Raina Puerta, Ichiro Macdi A, Matsiga, si Mark Arce, ayan. Si Chiki Cruz, at marami pang iba mga kaibigan, mamaya po babasahin po natin yan guys, I promise po. Ronald Talapian, si Shazen Adrazen, ayan, si Cat Lover, si Celso Pacundo, si Marlo Montesilio, ayan, ang dami oh. Ayan, sino pa? Si Cheer, this is a Cheer. Ayan, si Phil Masakini, Jocelyn Peria. Mamaya po guys, babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo. Bandang huli na po guys ha. Kaya kailangan nyo mag-question at kailangan nyo mag-comment para mabasa po natin guys sa bandang dulo. Okay? Eto na po ang ating mga issue ngayong hapon. Teka lang, sisinga muna tayo. Eto na po ang ating mga issue ngayong hapon mga kaibigan. Unahin po natin ang good news guys. Siyempre, kailangan po natin ang good news kasi kahapon po ay good news. Kahapon guys ay good news, di ba? Pero sa iba dyan, sa mga bashers, sa mga ensaymada, sabi nga nila ensaymada, at sa mga BBM na hindi pa rin nagigising, oh, di ba? Good news yung kahapon. Para sa inyo, bad news. Oh, tapatan nyo. Wala naman kayong patapat eh. Di ba? May rally din sila kagabi. Pero wala naman tao. Yun talaga, nilangaw. Tawag dun, langaw. Tawag ng langaw mga kaibigan. Oh. Ito po ha, ang ating good news. Ayan, basahin niyo po guys. Once again mga kaibigan, number one pa rin ang ating mahal na Vice President as Defense Secretary. Ayan po, most trusted government agency services. Nako, number one pa rin po si Pipi Sara pagdating po sa trust rating mga kaibigan. Napakagaling talaga. Oh. Palakpakan po mga kaibigan. Kahapon good news, ngayon good news ulit. Walang hintong good news mga kaibigan. Araw-araw good news. Ayan, hindi po talaga nila kaya si BP Sara despite po sa mga paninira nila kay BP Sara. Number one pa rin siya guys sa DepEd. Ito, pakita ko lang sa inyo. Ayan po. Oh, kitam-kitam. Trust rating 84%. Performance rating 81%. Oh, biro nyo guys, 80 na siya oh. 84 na oh. Tsaka 81%. Paano nyo pahabulin yan? Ha? Kaya kung ako sa inyo, ha? Lalo na ikaw, Senadora Virus, magtrabaho kang maigi para tumaas din yung trust rating mo. Huwag kayo puro hearing. Hearing-hearing nyo na wala namang kwenta. Walang sense. Pero tinin nyo si BP Sara. Wala siyang ginawa guys kung magtrabaho na magtrabaho lamang. Kaya tingnan nyo naman ang kanyang trust rating. Napakataas. O, di ba nakakahiya yung ganun guys, no? Hindi ba sila nahiya kay BP Sara? Wala silang ginawa kundi batikos ng batikos at hindi naman natitinag itong si BP Sara. Ito po, pakita ko lang sa inyo guys. Ayan, no?
lakihan natin para ayan po mga kaibigan, ang Department of Education, Higher Education, SHED, ayan o, Social Welfare Development, DSWD, pangatlo, ang Health, ang DOH, pang-apat, at ang Public Works and Highways, pang-lima. Number one talaga guys, ang DepEd sa lahat. Lahat na po ito guys ha, panglahatan na to. Number one talaga ang DepEd. Grabe di ba? Ibang klase guys. Kaya good job po. DepEd Secretary Vice President Sara Duterte, good job. At sana po ipagpatuloy niyo po ang inyong napagagaling na trabaho, napagagaling na mga performance, no? Congratulations VP Sara Inday. Palakpakan po niyo guys. Once again, ibang klase talaga. So, sa mga hindi po, sa mga ano dyan, sa mga senadora dyan, na walang ginawa kundi mag-hearing, ha? Naubusan na kayo ng hearing, di ba? Oh, kung ako sa inyo, gayahin nyo na lang si VP Sara. Di ba? Trabaho lang ng trabaho. Ayan. Ito po guys, nagpapasalamat po si VP Sara sa mga sumusuporta po at sa kanyang mga constituents sa DepEd. Ito po guys. Nais kong magbigay pugay sa lahat ng ating mga guro, kawani at partners na palaging bukas palad na naglilingkod sa bayan. Ang pagkilala na ito ay hindi lamang sa DepEd, ang pagkilala na ito ay para sa inyo at sa matatag na kinabukasan ng ating bansa. Ayan po. Grabe no? Ibang klase. Talagang nakakabilib po talaga siya guys. Walang kupas ang mga Duterte mga kaibigan. Ibang klase po. Pag sila na po nagtrabaho mga kaibigan, talagang maaasahan mo talaga ang mga Duterte. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo guys eh, bakit ba tayo pupunta sa iba? Meron namang Duterte. Andiyan naman si VP Sara. In fact, dineclare na po siya ni Tatay Digong kagabi. So, ako guys, masaya na ako dun. Talagang super saya na po ako dun guys. Na, diba, sa wakas, ang sabi po ni Tatay Digong, suportahan natin si VP Sara. Oh, sinabi na niya yan ha. Kaharap ng mga sobrang daming tao, suportahan po natin si VP Sara. Ito po ang kanyang message guys ni VP Sara. Ayan po. Nag-message po, nagbigay po siya ng message patungkol po sa EDSA mga kaibigan. Yan, VP Sara Duterte continue upholding EDSA spirit, stand for what is right. Oh, pati yan, binatikos na naman nila kahapon. Pati yung message ni VP Sara mga kaibigan, binatikos na naman ng mga ugok, no? Mga ugok ng mga detractors. Pati ba naman message sa EDSA, binigyan nyo ng bad impression? Binigyan nyo ng misinterpretation? Kayo talaga? Wala talaga kayong kadala-dala, no? Ito po ang kanyang message, guys. Oh, yan, no? Kahapon po ito, no? Basahin lang natin, guys, kasi busy tayo kahapon. Hindi po natin ito na natalakay dahil po sa rally. Pero basahin lang natin ngayon para at least ma-update din kayo, guys, sa kanyang message sa EDSA. Assalamualaikum. On this day, we commemorate the brave souls who stood united on the streets of EDSA, fighting for democracy and freedom. Their courage and determination paved the way for a better Philippines, and their sacrifices will never be forgotten. As we celebrate this momentous occasion, let us remember the lessons of EDSA, the power of unity, the strength of the Filipino spirit, and the importance of standing up for what is right. Let us continue to build a nation where justice, peace, and prosperity prevail, where every voice is heard and every dream is achievable. Together, we can overcome any challenge and create a brighter tomorrow for the generations to come. Happy EDSA anniversary to all Filipinos. May we continue to uphold the spirit of EDSA in all that we do. Manatili tayo matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at batang makabansa. At lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran. Yan po ang mensahe ni VP Sara kahapon dahil EDSA po guys. Anniversary po ng EDSA. Napakaganda po ng kanyang message.
yung mga ugok, ha, yung mga ugok dyan, alam nyo na kung sino kayo, ha, kilala nyo na kung sino kayo, mahiya kayo sa mga balat nyo. Ito po yung message lang. Nagbibigay pugay lang po si BP Sara dahil sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Na feeling po guys ng ibang tao, kailangan na po natin ng another EDSA. Feeling po ng mga tao yun, kaya po siya nag-message. Huwag nyo i-compare ang kanyang lumang message sa message ngayon. Kasi iba ang sitwasyon ngayon. Ang mga tao gusto nang lumabas para pababain si kuting ninyo. Ha? Yung mga ugok, ha? Yung kuting ninyo gusto na namin pababain. Kaya huwag nyo bigyan ng misinterpretation ang message ni BP Sara. Tapos sasabihin nyo, mga dilawan na pala kayo. Anong dilawan? Dilawan ba yung message na yan? Hindi po dilawan yan. Out of this exasperation po yan. Dahil gusto na namin mawala yan si Kuting. In fact, kahit na si Tatay Digong, ang sabi niya kagabi, suportado niya ang charter change. Pero hindi niya suportado si Kuting na pahabain po ang kanyang termino. Tama? Di ba? Yan ang sinabi ni Digong kagabi. Kaya ngayon, mga ugok, no? Kayong mga bashers, kayong mga vlogger na panay-panira pa rin hanggang ngayon, na samantala ang mga dati kayong mga Duterte, oh, kilala ko kayo. Dati kayong mga Duterte, huwag kayong magpanggap. Oh, dati niyong iniidolo si Pangulong Digong. Pero ngayon, sinisiraan nyo na. Oh, etong message po ni BP Sara, ito po yung nagpapakita na frustrated na talaga guys ang mga Pilipino. Frustrated na po. Kahit sabihin nyo, ay konti lang naman dumalo sa prayer rally sa Cebu. Konti? Konti ba yon? Pag nagsama-sama lahat yan, pag nagsama yung Davao sa Cebu, konti pa rin? Ilan yung sa Davao? Ilan yung sa Cebu? Ipagpalagay natin umabot ng 1 million yan. Oh, konti pa rin ang 1 million? Umabot ng 2 million yan, konti pa rin? Tandaan nyo ha, hindi pa kasama yung iba dyan. Dahil syempre malalayo. Pero pag once, nagkaroon po ng prayer rally sa Luzon, yun, abangan nyo. Pag nagsanib pwersa yan, baka mangatog na yung mga tuhod nyo. Di ba? Nakakasar eh. Kasi dati naman kay mga Duterte, bakit nyo ginaganon si Duterte? Bakit nyo sinisiraan? Dapat kasi hindi nyo sinisiraan. Kasi lahat naman tayo, aminado, nung naging Pangulo si Digong, nagbago ang Pilipinas. Nagbago ang bansa na to. Nagbago ang mga tao, mga politiko, nagbago. No, hindi nyo pa rin matanggap yan. Kasi nga, feeling nyo, yung amo nyo kasi, yung amo nyong si Kuting eh, ahas. Ahas ang nagpapatakbo. Di ba, no? Maiba lang tayo, guys. Sino ba talaga ang Pangulo ngayon? Sige nga, maiba lang tayo. Tanong ko lang sa mga bashers. Sino ang Pangulo ngayon? Si Kuting? Oh, si Kuting? Hindi ah. Ang Pangulo ngayon, si Ahas. Kasama si Tambaluslos. Kasi si Kuting, hindi nakatapos ng pag-aaral yan. Ha? Wala akong against. Wala po tayong against sa hindi nakatapos ng pag-aaral, okay? Hindi naman lahat ng hindi nakatapos ng pag-aaral ay hindi professional, hindi naging successful, no? Meron din naman mga hindi nakatapos ng pag-aaral naging successful. Pero ang point ko dito, guys, si Kuting po, wala yan. Dekorasyon na lang yan. Oo, dekorasyon na lang yan. Ang talaga nagpapatagpo ng Pilipinas, si Butod, si Ahas. Bakit? Kasi isa siyang abogado. Mataas ang kanyang degree. Sino nag-a-advise kay Kuting? Di ba abogado? O, yan yun, si Ahas. Kaya kung anong hindi gusto ni Ahas, natutupad. Tanggalin si Vic Rodriguez, tanggal. Tanggalin si Trixie Cruz, tanggal. Tanggal agad. Tanggalin si ganito, tanggal. Palitan si ganito, palit ka agad. Kasi si Ahas, Inggitera, Intrimitida, di ba? Bakit ko sinabi yun? Dahil
insecure siya sa kanyang itsura. Insecure siya kay BP Sara. Kasi hindi niya mapantayan. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Tila hindi na nga nalinawan ang buong bansa sa mga katiwalian ng mga pulpolitikong itong walang maisagot na eksplanasyon sa taong bayan. Hanggang kailan nga kaya mananaigang ganitong sistema ng gobyerno? Para naman po sa ating viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below at pag-usapan po natin yan.